Ayon muli, magandang hapon pong muli. Malapit ng umulan. So, nandito ulit tayo sa bayan ng Kuya po, Pangasinan. So, boundary lang ito ng Pangasinan tsaka ni Baisiha kinaruroonan natin. Meron ulit tayong tinitingnan dito 4 hectares more or less. So, marami siyang tanim na Jimelina. May iba't ibang puno. Pero kunti lang yung Jimelina niya pala. Siguro mabibilang lang. Ay, hindi pala Jimelina po yan. Kukorek ko lang po, hindi Jimelina. Kung ano. Anong puno yan, pre? Ha? Tiha. Oh. Hindi pala Jimelina. Kala ko Jimelina. Anong mga tanim na puno ito, pre? Mga puno lang na tumubo, no? May sampalok doon, nakikita ko. So, hanggang doon, tingnan natin. Kaya. So, pasukin muna natin itong loob niya. So, yun yung right of way niya. Tingnan natin mamaya kung gaano kahaba. Pero yan, sarili na niya, no? Sarili niyang right of way dyan. May daan pa siya doon sa kabahayan na yan. Pwede ka pang makidaan. Pero mas okay na yun. Tapos sarili mo na yung daan yung right of way. So, ito ay 4 hectares more or less. So, tingnan natin. At check ko rin yung title mamaya kasi biglaan lang din po na pinakita to. Pinakita lang sa atin, nadaanan lang natin, di i-videohan na natin para isa pa pong ano. Meron daw siyang isang ektarya na sinasaka, may patubig galing sa dam na tubig. So may isang ektarya na sinasaka. Ito naman pwedeng gawing residential kasi nakadikit siya sa mga bahay, oh. At ito ay hindi po binabaha sa part na lugar na to, ha. Walang binabaha dito sa part na to. So ayan yung mga puno niya, kakwate. Tapos yung mga yan, hindi pala Jimelina yan. Nakala ko Jimelina kanina. So ayun, tignan natin muli itong area na to, kung gaano ko po kahaba. Tignan natin, mayroon ulit siyang magandang view dito sa likod. Ang ganda ulit ng view. Nasa side siya ng Mount Balungaw. So ayan, may tanim din siyang ano, no, kamuting kahoy. Sa kanya yan? Ay hindi, hindi kasali yung kamuting kahoy. Hanggang dito lang sa part na to. So pahaba din siya, no? Pahaba. Pahaba din ito. Pahaba tong area na to. Hindi kasali na yun, yung mga mangga, yung mga yun hindi kasali. So parang ang lapad nito nasa ano din, nasa 60 to 70 meters din yung lapad nito. So dito paheli na siya. Ayan. So ito 4 hectares more or less. So ayun, tanongin natin kung magkano ulit ang presyo mamaya. Basta yung presyo nito ilalagay ko na lang po sa ano niya, sa baba. Kasi kakausapin natin yung seller after nito. So tingnan natin. Ito po ay parang residential dun sa harap niya pero papunta dito sa likod. Ang ganda rin nitong likod. So tingnan natin yung palayan na isang ektarya. Ayan, isang ektarya. Malapit ng anihin pala dito. So dire-diretso palay dito, no? Kasi may dam. Yung likod niya dam ba yan? Ah, doon. Creek yan. Creek yan, doon yung dumadaan yung tubig. Pero hanggang dyan sa kawayan yung lupa. Hanggang dyan sa kawayan yung lupa. So pag ganun, 4 hectares to. 4 hectares. So tingnan natin yung sa baba niya kung gaano kalawak, kaluwang pala. So ito yung side na yan, mangga, hindi kasali, no? Ayan po, hindi kasali po yan. Yan mga yan, hindi kasali. Parang boundary niya yan. So para abang hindi pa umuulan, kung naririnig niya, pumukulog na. Ayan, yung maliit na yan, yung bagong tanim kasali hindi na, hindi. Hindi. Okay, hanggang diyan lang sa may aanihin yung ano niya, yung boundary. So makikita niyo naman po dito sa video hanggang diyan lang. So asa ang daan ay doon, ang daan nito doon pala. Tidalo na niya, pre. Ito yung daan pababa.
So itong ano niya hanggang diyan lang din sa may tanim, no? Yung lapad niya. Pre, yung lapad niya hanggang din diyan lang din. So itong kawayan sa kanya. Itong kawayan kasama po sa lote. So itong pababa niya rito may hindi ganoon kataas pala din pababa niya rito, kala ko doon. Ito. So yan hanggang diyan yung dulo niya. Hanggang diyan lang yung dulo niya. Diyan sa may baka. Yung kahoy doon. Yung kahoy doon. Tapos yun, yung may tanim lang yan. Hindi ganun kalapad. Isang hektarya yan. Hanggang isang hektarya. Basta yung ano, yung mag-green. Yan, yung pwede, malapit ng anihin na yan. Yan yung sa lupa. So, ayun po. Tingnan natin mamaya pagbalik natin sa seller. Kausapin natin, tingnan natin yung titulo. Para makita natin kung ito ay TCT title or OCT, at tingnan natin kung tanungin natin buhay ba yung nakapangalan. So ito ay 4 hectares more or less yung presyo. Ilalagay ko na. Ayun, balikan natin yung right of way. Hindi ko pa pala na-video yung right of way, mga mga sir, mga madam. Balikan natin yung right of way. Hindi ko pa pala na-video. So ang lapad nito nasa 70 meters more or less mahigit. Ayan. Palapad, pahaba siya yung lapad niya, 70 meters more or less, parang nasa 80 ata, pero para safe tayo 70 meters na lang more or less. So tingnan natin yung right of way nito. Kasi may daan sa mga makabahayan, may daan siya, pero syempre tingnan natin yung right of way. Actually yung kabahayan na yan, yan yung pinalit niya sa right of way. So sa kanya talaga tong right of way. Sarili niya ang daan. So wala po tayong hindi tayo parang kinakabahan, baka hindi niya sarili ganun. So sarili niya to, pinalitan niya ng lupa diyan. Pinalit sa 4 hectares, 40,000 pinalitan niya. So nabuo din siya na 4 hectares dahil pinalitan niya ng pinalit niya ng daan para may sarili siyang daan. So tingnan natin yung right of way, mga ka-lot buyers and lot agent. So stay tuned lang po sa aming Muchas Ukay and Agent Joel vlog. Ayun, tingnan natin tong right of way. So dito pare, kasali pa niya to, no? Kasali pa ba tao? Ah, hanggang dun sa may duhat pala dito sa harap. Maluwang din to, hindi lang 70 meters. Maluwang pala yung lapad niya. Hanggang dun sa may duhat na yan. Yan. So medyo hapon na. Hello. Wow. So tingnan natin yung right of way. Stay tuned lang mga ka-idol, mga sir, mga madam, sa ating panonood. Tignan lang natin tong right of way dito. Ito sarili niya, no pre? Sarili niya to. So walang kakaba-kaba na sasarhan, ganun. Sarili niya kasi pinalitan niya ng lupa doon. Nandun yung bato. Pero ito pinalitan niya ng lupa, no? Dalawang bahay. Yung pinalit, napalitan, yung pinagtayuan ng dalawang bahay. Nakuha natin minsan na yung mga sana ito mga po. Ito, nakuha niya. Dalawang mangga nakuha ng right of way. Ay, hanggang doon pa pala. Yung bato niya. So nakuha niya yung dahil bumili siya ng right of way, nakuha niya yung mangga, dalawa. Ito may bakod pala dito. So naayos na niya na to, no? Kasi may bato na tong right of way. So naayos na niya. So wala na pong problema, may bato, may napa, kumbaga napasukat na din to. Tong, ang lapad na tong ano, right of way niya, nasa 8 meters siya ata to. Tama pre? Walo niya. Walo kasi maluwang eh.
So ayan po, ito po yung barangay road niya. So nakadikit siya sa barangay road na cemented road. Napakalapit lamang po ito ng ano, ng highway. Ilang metro to hanggang highway? Ayan. So ito ay 4 hectares. Ayan. Mga 1 kilometer pa rin, da? 1 kilometer more or less po mula sa National Highway at isang kilometro kaya meron. Isang kilometro po. So meron po siyang 1 kilometro hanggang National Highway. So yun, maraming maraming salamat. Patuloy po kayong mag-stay tuned sa aming mga videos. God bless po sa inyong lahat.